Mga kaalam, i-share namin sa inyo yung mga ginawa namin na shower enclosure sa Nubali, Santa Rosa, Laguna. So yung kinabit plan namin na shower enclosure ay dalawang sheet na naka-squala siya, tapos yung isang sheet naman ay yung naka-diretso lang siya. So no, yung ang problema dito nung kinabit ko yung ni-layout ko na yung sa baba, bali pag-layout ko siya nagkaroon ng problema dahil yung nakasulat sa order ko is 46, so yung kailangan ko is 36. So in short po ay smablay po yung isa kong sukat sa fixed glass, kaya hindi namin siya natapos yung isa. So bali sa susunod na na pagbabalik namin yung isa, kaya yung isishare namin sa inyo yung natapos namin na dalawang seat na shower enclosure na yung nakaskwala at nakadiretso. Kasi kumbaga natural na naman yan na sa atin na installer na sumablay, at okay lang yan, at least magagamit natin sa susunod na project natin na magiging aware na tayo sa mga ganong bagay na dapat pag mga ganyan na yung mga masisila na mga gawa, mga tempered, magiging 100% sure talaga tayo. Kasi pag kagaya sa akin, yung natutunan ko rito na kung sumablay ka, sure ball, malaki yung madadamage sa'yo, at yung kikitain mo na sana ay mapupunta pa sa pagpapatempered. Pero okay lang naman, at least may natutunan din ako sa aking pagkakamali, kasi tao lang naman tayo. So yun na, nung kinabit namin yung sa baba, bali hindi ko na rito ipapakita kasi hindi pa naman talaga totally tapos. Yung kinabit lang namin doon is yung mga glass holder tsaka yung isang fixed glass. So bali kinabit lang namin doon sa baba muna yung mga dalawang glass, at pukusan muna natin yung kinabit pukusan lang muna natin yung kinabit na namin na isang L-type na shower enclosure at yung nakadiretso. So tara, i-review natin muna yung ginawa namin na shower enclosure na naka-L-type at yung naka-diretso. So mga kaalam, simulan na natin i-review yung ginawa namin na L-type shower enclosure na ito'y kinabit namin sa master bedroom. So yan, kung makikita natin yung kinabit namin ng stainless na reinforcement na 3-port. Yung pinaka-diameter niya. At yan, yung glass holder. Kung nakasubaybay kayo sa unang post namin, yung mga accessories niyan at yung presyo ay nandun po yung mga presyo niya at yung mga pangalan po na gin-post namin sa unang video po namin na mga accessories ng shower enclosure at yung mga price niya po. So, kung makikita natin dyan sa taas, nakakabit na setup na po lahat yan, yung nakaskwala. At ginamitan din namin siya ng plastic na magnetic seal. At yung kagandahan dito sa yung ni-layout nila na sa paglagay ng tiles ay yung naka-drop yung sa part ng shower enclosure. Kumbaga nakababa siya para wala talagang hindi talaga siya lalabas yung tubig, at dyan lang sa mismo sa shower area at sa bathtub area yung tubig. Tapos nakaklebe yun sa dulo kung napapansin natin, at yung tubig papunta lang talaga dun. Tapos yung sa pagsukat ko naman, sa taas na ako nag
naglagay ng pinaka-face glass at shower enclosure kasi para hindi na ako mahirapan at nakalibel po yan siya. Yung pinaka-face glass ko. Yan, kung mapapansin natin, sa taas ako naglagay dyan ng face glass at hindi pa ako sa naka-slope na area na tiles. So yun na, yung kwento dyan is una, nung nakabit na namin yung pinaka-glass holder, in-set up ko muna yung pinaka-glass holder. Then, ginbari na namin yan sa pinaka-granite tiles. Halos nakaubos yan ng tatlong talim kasi napakatigas ng granite tiles niya. At sobrang halimaw sa pagkain ng tile, ng talim ng barina. Kumbaga, kailangan lagi mo siya lagyan ng tubig para hindi siya mabilis malusaw yung pinakadulo niya. Kasi kung hindi, mga 4 na butas lang, sure ball. At yung mga granite tiles na granite na talim, yung ginagamit namin, sandali lang, o ano kagad, lusaw kagad. So, yung ginagawa namin, binubutasan mo na namin siya yung pinakadulo at saka babarinahin namin ng matitibay. So, yan na yung ito na kung makita natin, lumipat naman ako sa kabila, ito yung nakadiretso namin na shower enclosure. Nililinisan na ni Joseph yung glass kasi finish na po yan, naka-align na yan, at nakasilant na rin siya. Yan na po yung finished product po namin. Kasi hindi ko na napakita yung pagbuhat namin ng salamin at pag-install kasi sobrang bigat pa yan mga kaalom. Kaya kumbaga tapos napakaliit pa yung pinakahagdanan doon. Nung kami nahirapan sa pinakamalaki na glass, yung 61¾ by 82 inches po yan yung taas niyan. Kumbaga, binawasan na namin na yan ng 2 inches, dapat 84 para pantay sa shower head. Kaya nagiging 82 na lang yan para may clearance pa yung stainless plants niya sa taas. Kasi lalabas na yan sa may bintana dyan kung i-84 pa. So sabi ni sir, bawasan natin ng 2 inches para magiging 82 na lang para hindi siya lalagpas dun sa may pinaka-bintana. Tapos, ganun lang din yung ginamit namin. Kung ano yung mga accessory nakikita mo dyan, yan na yung yari. At kung gusto mo siyang malaman kung ano yung mga pangalan niyan, i-playback mo niya lang yung video namin at makikita mo doon yung mga pangalan niyan. At kung gusto niyong magpa-quotation or kung gusto niyong magpagawa sa amin sa JB Villar Glass, contact lang kayo sa number namin dito na yun yung nakalabas sa screen. Pwede kami kahit saan, basta sa Pilipinas lang, at sagutin nyo na lang yung pamasahe at yung accommodation kung sobrang layo na talaga. Pero kung around dito lang sa NCR, no problem, sa pag-uusap na lang din yan, o kaya depende rin yan sa kung anong gusto nyo na terms and conditions. So, at sa kung sa quotation price lang naman, hindi kasi kami nagbibigay talaga ng price dyan mga kaalom sa public kasi alam mo na yung mga Pilipino, kung magpo-post ka dyan ng presyo mo, sigurado sa susunod wala na magpapagawa sa'yo kasi susulutin po nila yan eh. Kumbaga, mas babaan pa nila yun yung price nila. Ba, nagbigay ka ng ganong price, magugulat ka na lang yung ibang mga installer na kagaya ko rin. Mas babaan pa nila yan. Kumbaga, ito yung problema sa atin. May crab mentality tayo na mga kapwa tayo, mga manggagawa ng mga glass and aluminum. Dapat, suggest ko lang, dapat meron tayong tinatawag na price market eh. Na kumbaga doon lang tayo para at least magiging maayos naman yung ating pricing dito sa glass and aluminum community natin na
kapwa natin, installer at fabricator at yung may glass and aluminum business din na atin ring iangat yung ating quality ng ating trabaho at wag tayo yung magiging crab mentality nung yung tipong makakuha lang tayo ng trabaho na okay lang yung magkaroon tayo ng trabaho, ibigay, i-award siya din yung trabaho na kahit na yung parang inaapakan na natin, di bali na na makuha lang natin yung project kasi kawawa naman tayo kung wala tayong standard na pricing sa about sa ganyan na magkaroon lang tayo ng trabaho, okay na. Tapos, yung kapwa natin, mga installer din at mga nagninegosyo rin, wala nang kikitain. Kumbaga, yung mga sulong mga installer na lang yung kikita. Kumbaga, suggest ko lang yan sa community natin na mga kapwa nag-aluminum din at nagbe-business din para at least magtulungan naman tayo na maiangat yung ating trabaho at yung business din natin para at least puro pareho tayong masaya sa ating trabaho. So, yun lang po mga kaalum yung isishare namin na gawa namin at magiging magkaisa tayo sa ating trabaho rin na natutulungan din natin yung kapwa natin, mga installer na magbigay rin tayo ng kunting tips sa kanila na kumbaga lahat naman tayo walang wala eh. Wala naman tayong alam. Huwag natin yung magsiraan na nakita ko rin sa mga pinupost ko rin na video na sabihin ng mga magagaling na mga installer din natin na nagko-comment din sila na sabi nila napaka-basic lang naman ang sinishare mo. Mga ganon, mga tipong mga ganon, di ba? Kumbaga, sa kung atin siyang unawain, mabuti pa nga, ang intention ko kasi, kumbaga, kahit na basic lang yan, at least, may matutunan din tayo kapwa installer din natin at business owner din. Kahit maliit lang na bagay yan, mga technique, at least nakapag-share tayo yung hindi lang tayo mismo yung natututo. At least may tao rin na nanonood sa atin na gusto rin matuto sa ating trabaho na kahit niyang maliit lang na bagay na mga technique, at least nasishare din natin, di ba? Wag na nating kagaya ko na sabi nila mga basic lang naman yung mga sinishare ko. Kumbaga, magpasalamat tayo dahil at least kahit pa paano na sishare ko rin eh, di ba? At tapos, yung sa kapanahonan ko nga eh, hindi, napakadamot ng mga installer, halos turuan ka kung anong mga list eh. Kumbaga, bahala ka sa buhay mo, kanya-kanya diskarte, yung mga ganong tipo ba. So, kumbaga, magpasalamat lang tayo na ngayon napakabilis ng na tayong matuto sa ating trabaho kasi sa internet eh, napakabilis matuto, basta't magtyaga-tyaga lang tayo. Ayun lang mga kaalum at least may natutunan din tayo kahit papaano na minsan sumasablay din talaga tayo. Hindi talaga yan maiiwasan sa kagaya ng trabaho natin ng mga nagga-glass and aluminum. Natural lang yan sa buhay natin na sumasablay. Kumbaga kahit na yung mga bilyonaryo eh, sumasablay din yan bago nagiging success eh. Kumbaga yun na lang yung titignan natin. Yun lang mga kaalum and salamat.